Good morning po mga classmates. Welcome to Triple Dragon Game Farm. Ito na naman po si Dr. Eugene Tan. At ang topic ko po ngayon sa inyo ay para ipakita yung mga settings ko this coming breeding season. Ngayon, yung pang early bird po natin, initially po, ang gamit ko po ay mga yellow-legged hatch. Mga crosses po ang palalabasin kong early birds. So, ito po yung mga nakahanda natin for early birds. Papakita ko po sa inyo. Nag-acquire po ako ng ilang mga broodstag para masiguro ko po na may magagamit ako na pang early bird this season kasi medyo konti yung produce ko nung nakaraan. So meron akong nandito ngayon, kinuha ko kay JT Game Farm, no, na kaibigan natin taga Ibaan. Patupo pa lang ang buntot. So meron akong dalawang Gilmore na magkapatid. Gilmore hatch po yan, nas pure. Ayan. Ito pa po yung isa. Gilmore hatch na stag. Yan po. Then meron ako ditong sweater kelso. No, kinuha ko rin. Yan. So nakuha ko po 'yan sa presyong kaibigan lang kasi medyo ano yung buntot 'yan, kung makikita niyo medyo sira ang buntot. Tapos meron akong straight sweater cross ng 5K at Golden Boy sweater. So ngayon po magpapalabas ako ng mga sweater. Plus meron ako nag-iisang naiwan na straight hatch. Cross ng yellow-legged hatch at ng dragon hatch. Yan, dragon hatch ang tatay niyan. Kita nyo? Pero dalusapi. So, i-cross ko po yan dito sa ibang mga pulit natin na natira. So, meron din ako ditong anak ng dragon hatch. Yan po. Medyo makisig na rin kahit papano. Tapos, ito yung mga ibang yellow-legged hatch natin na na-produce. Yan. Yan po. Tapos, yan o, yan lumabas. Medyo maganda tignan. Meron din tayong mga, yan, mga yellow-legged hatch pa rin po yung mga ganyan. Yan. Cross po yan, cross. Pero dito po sa atin yan pinalaki. Okay? Yan, yan yung mga ano. Kumbaga, nire-reveal ko sa inyo anong pwedeng asahan sa early bird. Ngayon, kakaunti lang to. So, yung mga po, pwede pang mapiga. Ito, pumpkin naman to. Pero, ang cross po niya, pumpkin sweater at sa kelso po. Yan, sa kelso ko po ginamit yan. Tapos, meron akong dalawang talisain na anak po ng, bali apo na to ng kanawayon. So, gagamit po ako ngayon ng talisain talaga. Yan. Tapos, ayun po yung isa. Oh. Yan. Yan po mga gamitin natin. Then yung mga pang local natin, local, national, kasi maglulugo na yung mga manok natin eh. So andito naman po sila. Hindi pa lugon to pero by the time na magbe-breed na tayo ng early bird, maglulugo na to eh. Kaya dapat meron tayong ibang nakasalang. So ito yung syempre yung magandang, pinakamagandang record namin sa lahat, yung Kelso from B-Boy Enriquez. Kocross, babacross ko siya doon sa anak niya na cross ng yellow-legged hatch. Yan. So ito ay anak niya po yan. Kelso hatch po yan. Tapos, meron din dito ang cross ng super sweater and red kelso. Pero yung red kelso nito, babae din na galing din kay B-Boy. So yan, high station. Maganda mga buto talaga nung galing kay B-Boy. Ayan. Formado naman ho. Ayan o. Ito po yung kapatid. So dalawa po yan. Ayan o. Ayan. Tapos meron akong straight sweater dito. Super sweater. Cross ng Larry Romero sweater. Na galing kay Dr. Nilo Magtiba. Ayan. Medyo madumi lang. Pero kung titignan nyo confirmation, maganda po. Ayan. Ito yung kapatid. Kapatid na kapatid. Malinis-linis. Oh. Yan. Tapos, syempre, last but not the least. Oh, sorry. Ito pala yung super sweater. Super sweater cross ng Larry Romero at saka yun. Ito yung magkapatid. Etong isa, yan o. Oh, ibang confirmation yan. Tsaka ito, yan, magkamuka. Ito ay yung Ding Fair Kelso pala namin na matanda. Sorry. So, Ding Fair Kelso na nakuha ko kay
Dream On Game Farm. Actually, pinahiram lang yan, matanda, pero nangingitlog pa ho yan. Tapos, yan. So, ilan na yun? Marami-rami kaming poproduce. Ito naman yung white kelso namin. Napapapuro namin sa white kelso din. Yan. So, itong white kelso namin, yan yung winner na po yan. F1 ng parehong B-boy. Yan. So, syempre, palahi tayo na maganda. Yung mga lumalabas naman naming talisain at kanawa yun, wala pong ibang pinanggalingan yon kundi ito. Galing naman kay Kuyang Joey Jose. Yan. Galing kay Kuyang Joey Jose. Ito yung kanawa yun. Na babae. Tapos, ito pa isa yan. Kaganda ng istasyon. Pati mukha. And then, ito naman yung galing kay LJ Vet Game Farm na pinagkatiwala sa atin na Papay Gray. Cross ng Colonel Madigan. Ayan. So, kumakain ng mangga. Kaya makikita nyo, may dungis yung ibang manok namin dito eh. Ayan. So, napakaganda po ng record ng yung mga talisain namin ngayon. Ngayon, magaganda po talaga record. Tapos, ito, poproduce naman namin, yellow-legged hatch na brood stag. Actually, bull stag na ito eh. So, galing po ito kay Mr. Sir Jeff, no? Ng Jam SB Game Farm. Ito naman, yan. Aabuti na rin ang logo niyan. So, magaganda po yung magiging local at national namin, sa tingin ko. Yan. Ito naman yung ipaparis ko sa kanila. Tatlo po ito, kung maliit yung broodcock na yun. Ito ay yellow-legged hatch na dito po namin binland. Yan. So, anak naman po ito ng kay LJ Vet Game Farm na imported. Isa, dalawa, tatlo po yan. Ayun. Ayun, yung isa. Ayan yan. Mga bata pa actually yan eh. Dalawang taon, gano'n. Ayan, magkakapati dyan, tatlo. So, iko-cross ko doon. So, mapapansin nyo, marami akong yellow-legged hatch na pinoproduce kasi talagang nananalo sa amin. At maganda po talaga yung blending. Ito naman, regalo pa rin ng isang kaibigan ito. Isa po itong yellow-legged hatch ni NUM Game Farm. O yung kay Dr. Nilo Magtibay, yan. Ginamit niya po yan sa kanyang yard. Tapos pinadala sa akin nung expo. Talaga maraming salamat, no, sa mga kaibigan natin. So, ang mga kukros ko po dyan, yung mga anak ng mga dati niyang yellow-legged hatch. Ito, galing din kay Doc Nilo to. Gold hatch naman to. Gold at yellow-legged hatch na cross. Kay Dr. Nilo Magtibay din yan, NUM Game Farm. Tapos ito anak na. Ayan. Itong mga kapatid nito, ang dami pong nanalo. Kaya itinira ko po yan. Tapos meron tayong 3/4 yellow-legged hatch at 1/4 kelso. Galing naman ito kay Mr. B-Boy Enriquez pa rin. So Firebird direct pa rin po yan. Puti nga lang ang paa. Pero grabe ang katawan at buto nitong isang inahin na to. Ayan, so medyo marami-rami na rin tayong mga pinapakita rito. Pero ang purpose natin eh, para malaman nyo anong meron dito sa aming maliit na farm. Ayan. Ito naman ay Thompson White at Kidlat White na galing kay Isidore Game Farm. Binili ko po yan at winning line nyo po itong mga ganitong mga puti na ito. So kumuha po tayo nyan. Ano? Formado rin, maganda. Okay, so next. Dito naman tayo sa ano. Ito yung kapatid nung inahin na nandun na straight comb. Ganito po yung mga maraming nanalo sa amin noong nakaraan. Ito, kaya po natira to, putulan daliri. Kaya gagamitin ko na lang yan. So, saan naman namin iko-cross yan? Itong yellow-legged hatch na to, iko-cross ko ngayon dito, ulit, magiging pure. Bigay din po ito, regalo ni Sir Jeff ng Jam SB Game Farm. Isa pong yellow-legged hatch din po yan. Yan o. So, yan po ang aasahan niya dito. Tapos, ngayon may pa-cross tayo mga F1 ng Super Sweaters. Yan. Anak po ito ng Super Sweaters ko parehas. Oh, yan o. Maganda confirmation, matataas. Magagandang manok. Hindi nga lang sila pongkan. Yan. Ayun pa isa. Okay.
And then down the line, meron pa tayo isang set na lang, makikita po ninyo. So makita nyo yung settings. Kailangan ready na rin sila para hindi na tayo malito sa pagsiset at hindi tayo nagmamadali. Kung meron kaming babaguhin, medyo konti na lang, hindi na siya ganun karami o komplikado. So doon naman, meron akong super sweater, papakita ko huling-huli. Pure po siya na super sweater, galing kay Mr. B-Boy Enriquez. Ang i-cross ko naman sa kanya ay mga Golden Boy, Larry Romero, at syempre yung magpapa F1 ulit ako, papapuro ulit ako ng super sweater. So ito naman yung galing kay JT Game Farm. Yan, hindi pa tumuka oh. So pag ganyan di tumuka eh, alisin nyo yung patuka para hindi nabababad dyan. Yan ay isang Golden Boy. Ito naman Golden Boy na nandito. Magkapatid po yan. Marami hong panalo yung mga kapatid nito na mga tandang. Kaya gagamitin ko itong mga babaeng na iwan. So dalawa yung magkapatid. Ito yung isa oh. Andi, andun yung, ayun yung pala. So ito at saka yun. Yun sa number 5. Golden Boy po yan. Yan, Golden Boy. Na dito na po palaki. Ito naman yung Larry Romero sweater. Galing din to kay NUM Game Farm, kay Dr. Nilo Magtibay. Napakagandang manok. Pati yung mga inanak sa akin ito, magaganda. Nabili ho ng madali. Tapos, ito naman yung pure B-Boy Enriquez na super sweater na brood hen namin. Ayan o. Siya yung nanay nung nandun sa dulo kanina. Na F1 sinasabi ko, yan ang nanay. Tapos, ito yung pinakatatay ng aming super sweater. Yan. Na broodcock. So, yun mga classmates. I hope na-enjoy nyo po yung tour natin tungkol dun sa ating gagamiting mga or yung mga combination na gagamitin po ni Triple Dragon Game Farm. At I hope maging successful po kami this year. Sa awa ng Diyos ay kami po ay magtatagumpay at makakapagpamahagi po kami ng mga maayos po na linyada. Muli, ito po si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. God bless po sa inyong lahat.